Sige na, bigyan na taka, naka-live. Hindi lang, gusto ano. Na. Are watching. Begin na. Kailan na nag-watch? Okay na? Oo. Okay na. Okay. Gihang yung tanan sa pag-kinto alang sa opening prayer to be led by Honorable Juliet Patitila. Atong ipanimutang ang atong tatsatag sa katanggalingon at sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Among langit ng Amahan, salamat sa gasa sa kinabuhi, maayong panglawas, kung maayong panahon ka ng magdawa. Amahan, ipapanaog ka na mo ang iyong balaang Espiritu, aron magagiya ka na mo karun. Aron mapadangat ka na mo ang among pagsatagsa ka report sumala sa among gibuktan nga kumitiba kung unsay dagan, panghitabo, o proyekto sa among barangay. Hinaot unta na masabtan sa tanan o adunay kahit-usahan ilabi na sa pagsagubang sa pandemya ng mikuyana sa among nasod at sa tibuok kalibutan. Wala kami mahimo kung wala ka kanamo. Iling tanan among ipasalamatan o ipangayo pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesus. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mapabili ng tindo para sa itong tricolor gear.
Akong pagkahot sa atong mga membro sa sanggunian barangay nga 100% nga niya karon apil na nga atong barangay secretary and barangay treasurer. Basig matinga mo tanguhay nun na anaas sa gawas sa tanguhay o sa kalinglaing dapit dari sa kalibutan kay first time ni nahitabo na nag-like da para sa iyong kasayuran ang DILG nagpakanaog o kining memorandum na ipapili mi na kung unsay among pagkahimuon na asimbliya. Una, katong face to face, pero naghang kayo mupalo ta sa kining gilatid sa guidelines ng IETF o Inter-Agency
task force, magsuot o face mask, face shield, o social distancing, o kuban pa. Then, kining social media, Facebook Live, usapon eh. O ikatulo, mao ang katong manghatag o leaflet. Sa taas namong deliberation during our session sa sangguniang barangay, ang among nakaiguan, mao ning social media Live. Kung nga mo lang na nibago po may kay Muhabot, Mamid Maynila ron, Kupisag Asa, Kundya. Then, doon ay po yung mga suggestion na kung sa sunod ko, no, kung mahimo, iputang ang mga kineng on-site agenda. Kinemang goal, Barangay Assembly, mandated ni as per sa Local Government Code o RA 7160 na magkandak ang barangay o kaduha sa usa ka tuig o kasimpliya sa March first semester o October and second semester due sa COVID pandemya karon o COVID-19. Murag nawa ang asimbiya sa March, unya gihimo na naman ang October, pero matod sa DLG, pwede rapor pagkahimuon hangtod sa katapusan sa Nobyembre. Unya, kung kamong mga katawahan din sa barangay Tanguay, una sa gawas sa barangay, pwede mo mo comment pro social media unya katupong naadiri kung bili man ipro sa social media pwede mo are isuwat daan sa papel unya among pagpasawon sa sekretary kung unsan inyong pangutana ang ato laman ani magihapon kanang marag magsabot-sabot ra gihapon kay tanguhay nun manta baryohanon manta dili ta magpamurag nagpaliksahan kung kinsang mas magaling kung dili pag sinabtanay ra gihapon sa matagusa para makapot nato ang atong tumong na mamintay nato ang kahusay o kalinaw sa atong barangay unya. Ako mo tanan nga naa sa kabalayan nga nagmonitor karon. Welcome na welcome mo tanan sa atong first na social media Live. O maayong hapon natong tanan. Okay. Next. Ang sunod nato ng item, kay Tia may ipada ang atong mahal na sekretaryo sa DILG. Atong ipabasa sa atong Secretary Crispa Joy Cabañas. SILG address to the barangay for the second semester of the calendar year 2020 Barangay Assembly Day. Isang mainit na pagbati sa lahat ng tagapagsulong ng matino, mahusay at maaasahang lingkod ng pamahalaan
Binabati rin natin ang lahat ng opisyal ng barangay sa pamumuno ng iyong punong barangay, mga kagawad at iba pang kawani na kasama natin sa pagdaraos ng barangay assembly at ang lahat na dumalo sa pagtitipon na ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga residenteng naglaan ng panahon at oras upang makilahok sa pagdaraos ng barangay assembly at sumusunod sa mga alintuntunin ng batas na may kaugnayan sa pagsupo ng pandemya ating kinakaharap. Ang DILG ay nagpapasalamat din sa mga barangay official na bumubuo at pumilos upang maisaayos ang ganap na barangay assembly upang maibahagi at maipaalam ang iyong lahat ng mga accomplishment ng inyong barangay upang magkaroon ng isang maayos na dialogo sa pagitan ng mga opisyales ng barangay at mga residente upang pag-usapan at mabigyan ng solusyon ang mga problema kinakaharap sa kasalukuyan. Sa pagpasok ng 2020, ang unang kailangan ng inyong atensyon ay ang problema na kinakaharap ng lahat ng ating bansa ay ang pagkalat ng coronavirus diseases o COVID-19 na may banta sa ating kalusugan. Kaya mahalaga rin ang papel na gagampanan ng mga barangay upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 sa inyong barangay at sa buong bansa. At bilang diskarte, lahat ng barangay ay inatasang bumubuo ng kanilang Barangay Health Emergency Response Teams, BHERTs, na siyang pangunahing katuwang ng ating pamahalaan sa pagsupo ng COVID-19. At sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon tungkol dito, katuwang ng ating ahensya, ang mga BHERTs din ang natasang magsagawa ng contract tracing at iba pang mahalagang tungkulin upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa ating barangay. Hindi tayo maaaring maging kampante sa bagay na panahon ito dahil nakasalalay dito ang kalusugan at buhay ng ating mga nasasakupan at ng ating mamamayan. Kagapay din natin ang Barangay Peace and Order Committee na kailangang maging masipag at masigasig sa pag-alam ng mga isyu at problema kinakaharap na nakakapikto sa usapang kapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng publiko at maging katuwang ang pamahalaan sa pagsupo ng insurgency sa ating nasasakupan. Nais din po namin pasalamatan ang iyong Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na naging aktibo sa pagsupil sa illegal na droga. Kami ay umaasa at napatuloy na iyong pagkikisa sa adikain at kampanya ng Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Sa panahon na iyon, mahalaga ang pagsasagawa ng tungkulin ng ating Barangay Solid Waste Management Committee o BSWMC na siyang nagiging tagapagtaguyod sa pangangalaga ng ating kalikasan at pananatili ng kalinisan ng ating barangay upang maiwasan ang polusyon at posibleng maging sanhi sa pagkalat ng COVID-19. Sa lahat ng pagsubok na kinakaharap natin, mahalagang magtutulungan, kooperasyon at higit sa lahat, disiplina ng bawat isa sa atin, disiplina sa ating sarili, sa pamilya at sa mga pamayanan. Ito po ang hamon ng bawat isa sa atin na ibahagi ang ating kabarangay ang kampanyang Bida at ang disiplina muna upang maging matagumpay tayo sa ating adhikaing panlaban at sukuin ang COVID-19. Ang DILG ay nanatili sa inyong kakayahan at pakikiisa na simula natin dito ang inyong barangay ang sama-samang pagtutulungan at disiplina upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan na siyang maging susi upang ating makamit ang tagumpay at asenso ng ating minimiti. Lagi ninyong isipin na magkaagapay tayo tungo sa isang ligtas, matiwasay at maayos na pamumuhay para sa buong sambayanang Pilipino. Makialam, makilahok, makiisa, barangay, mabuhay ka. Eduardo M. Anyo, DILG Secretary. Okay, salamat, Secretary.
Okay. Ang sunod mao ang state of barangay address. Report niya na ako. Pasipon niya sa accomplished report. Sulod sa milabay na unog o kapin kapulan kay January to June unta ni niya lapas naman ta mga kapin sa unong kabuwan kay mao man ang first semester. Okay. Sulod sa sobra kao unong kabulan, mao kini ang among mga nahimo. Pagpadayon sa drainage system dito sa Bitao along the highway. Ang mga pundo ani si treasurer na lang ang maghatag ninyo o mga detalye niini. Wala pa ni siya mahuman kay continuing man ni siya niya murag dugay pa ni part ni sa disaster preparedness. Then nag widening kami sa barangay road dito sa ibabaw katong kurbada dito sa ibabaw kay tungod sa apiki kayo among gidak-an og 1 meter para delikado inaliko sa mga sakyanan kaya naa manarta na sa almost 90 degrees. Nagpadayon po mi sa pag-improve sa atong barangay water system. Kay continuous gyapon ni siya kay tungod lagi nga adunay mga problema. Kanunay, kada tuwing na amo gyapon ng ipadayon ang pag-improve sa water system nato sa barangay. Maupod ang atong street lighting. Atong gyapon ng ipadayon. Yeah, ang mga gigamit atong pundo ana mao na ang katong 20% development fund. Basig makaingon mo nga wala pa may nahimo nga dinagko nga project. Tungod ko nga itong saligan mangayo ang barangay system nga, barangay, 20% development fund sa barangay o local fund, dili ra gayon na kaigo. Ang kwarta na ito sa padunan na sa barangay nga 20% nga intended for project almost more or less 300,000. Anara niya, mao na halos anara siya mapahingon sa maintenance unya. Mao ang kinatong mahitabo. Mao na sige bigimo mga resolution ana. Mahipawaran ninyo letter. Okay, makabahin sa peace and order. Aduna tay mga 19 ka kaso nga nasangat sa katarungang pangbarangay. Kaluoy sa Dios, amicable settle ni sila. Dahil nalagay po tuban nga murag di madag istorya sa gawas mana isang ako nila diri sa atong opisina o sa katarungan pangbarangay. In general sa peace and order, in general speaking, manager po siya, peaceful ang atong barangay. Kabahin sa illegal drugs, medyo wala na yung problema. Medyo nagbago na sila. Then, nakahatag po ang barangay local government unit kung BLGU o bukas sa mga katauhan na 177 households kung wag po masayo. Natagaan ni sila. At doon yan po ikuha na mo niya to sa 30% o 5% na quick response fund. Back to 5 years money. Si Trace report ang mo hatag ana o kining
bitangi kay mo report na siya ni after nako. Kabahin sa Barangay Development Plan, plan o BDP. Aduna na tay klarong project karon, binagko na ni. Million-million na atong hisgotan karon. Extension sa atong multi-purpose center and rehabilitation. Kini worth neg 1 million. Kumana neg bidding last week atong Friday, masiguro to Friday. Assistance ni gikan sa atong Halandong Mayor Randolph Ann. Oh, nagpasalamat po ni sa member sa Sangguniang Bayan na naaprubahan ni nila. Unya, among pasalamatan, tagaan namong espesyal na palakpakan si Mayor Randolph Ang and the SBA member. Okay. Kung tili madugay, kay itawagan na po ko sa DPWH. Ang atong covered court, iampo laman nato na kini ma-realize probably next year magka-covered court na ta. Worth ni 5 million coming from assistance coming from Congresswoman Alexi Totor. Nya, kami manggod, dili ni basta-basta nga kanang magtira pasagan pito sa mga project. Ang amo, aduna ko'y proper nga imotag kining consultation, hingana na siya, aduna na siya kining series of consultation, plano, dili tira pasagan. Kaya nga no, para malikaya na ito, di pag sinabdanay sa atong konseho. Kailangan planado tanan ang mga proyekto. No? O dya, doon na po may iplano nga mag-open o Barangay Road. Barangay Road from Baker Center to Celso Salvanera o kon Isoy. Okay, Isoy may nga itong naibawan nga. Pero mura doon na pa ni gamay. Gamay na lang siguro istrehonon pa ang kining road right of way. Nya akong panghinauto na unta kay nasayot ko nga adunay pipilas tangiya sa yuta niini na masagasaan yan ikan sa Baker Center nga anaa sa Maynila hinaot pa unta maluoy mo kay kining Barangay Road usa man ni ka kining imailhan na kalambuan, usa sa kalambuan sa atong barangay. Yeah, mohanyo ra ko ninyo pohon ya. Yeah. Okay. Ang sunod, next item ta. Aray ko sa financial report. Pinagi sa atong mapik nga Barangay Treasurer Jennifer Baligho Gora. Salamat ta. Mayong hapon sa tanang kutanaw sa Facebook Live o sa taga-tanghay nun. Okay, magsugod na ko. Okay, mag-start na sa semestral from July to December 2019. Kay wamata na ka asimbliya last March. Kay usahon na matay pandemic. So, usahon na lang ako karon. Okay, alita muna sa income. Ang atong ira from July to December 2019, 797,526 pesos. Water collection from July to December 2019, 113,462 pesos with 50 centavos. Barangay clearance and certification fee, 8,618 pesos.
Miscellaneous fees, 1,600. Graduated tax, 300. Ato ang real property tax, worth of 41,838 pesos 31 centavos. Kay total na ito nga income sugod sa July to December 2019 is 963,344.81 centavos. Okay, sunod, ari na ito sa galastuhanon na ito no, sa July to December 2019. Ari ta sa PS o Personal Services, naglangkod ni ini ang honorarium sa itong barangay officials in worth of 273,090 pesos. Ang atong cash gift worth of 55,000. So ang total na itong expenditure sa itong personal services is 328,090 pesos. Isunod nga gastuhanon, arita sa itong MOOA o maintenance and other operating expenditure. Peace and order program, mo dipini ang naglangkob ang honorarium sa itong mga barangay talod worth of 22,800 pesos. Honorarium sa itong plumber, 6,780 pesos. Honorarium sa itong barangay lupon, worth of 3,000 pesos. Honorarium sa itong barangay workers, mawakini sila ang 5 ka-BHW of ato ang BNS, worth of 32,400 pesos. Traveling allowance na ito, 29,180 pesos. Office supplies, 12,353 pesos 25 centavos. Computer maintenance, worth of 1,100 pesos. Electricity, mo kini ang unom na ito nga billing sa ato ang barangay Tanguhay, ang atong multi-purpose, motor works, daycare center, ang ato ang center, o ato ang duha ka street light. So, money. Ang total niyang expenditure from July to December is 108,858 pesos 10 centavos. Bond premium sa ato ang punong barangay is 2,052 pesos. Annual dues worth of 12,000. Seminars and trainings 10,900 pesos. Bookkeeper stipend worth of 3,000 pesos. Tanod para pernalias, muli sila akong ipalit o uniform last year, worth of 2,000 pesos. Kaya ang ato ang total na expenditure sa itong MOOA is worth of 246,423 pesos 35 centavos. Okay, sunod, arita sa ato ang 20% development fund. Okay, ang ato ang reopening sa itong barangay road, ang ato ang materials and labor kinag-close siya og 19,830 pesos. Construction of Purok Center and Nursery worth of 19,731 pesos. Maintenance nato sa ato street light lightnings worth of 15,000 pesos. Kay total expenditure sa ato 20% development fund is 54,561 pesos. Kay sunod nga gastuhanon arita sa GAD o Gender and Development Fund. Kinaglangkob ni ini ang ato ang supplemental feedings at pabasa last year, worth of 7,999 pesos 60 centavos. Senior citizen uniform, 8,850 pesos. Medical supply para sa ato ang FBS, 15,590 pesos. First aid medicine, worth of 2,500 pesos. Honorarium sa atong daycare worker worth of 9,420 pesos. Okay, total expenditure sa atong GAD o Gender and Development worth of 44,359 pesos 60 centavos. Okay, ari na po ta sa atong 5% BDRRMF o Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Okay, communication facilities. Okay ni ang purchase sa 5 ka pieces na hand radio na ito nga gigamit sa ato ang barangay Tanod karon sa itong punong barangay para makakommunicate na sa ato ang LGU through barangay o kung sa'y may mga kakulian, dali na ito makakommunicate. So worth kini of 20,000 pesos.
Okay, total expenditure na to from July to December 2019 is 693,433 pesos with 95 centavos. Okay, sunod. Are na sa ta sa current year na to from January to June 2020. Okay, ang atong income mali kay naglangkob sa ato ang era worth of 897,031 pesos with 99 centavos. Ang atong barangay clearance and certification fees worth of 11,900 pesos with 50 centavos. Graduated tax, mao kini ang ato ang business tax sa ato ang mga sari-sari store retailers worth of 3,900 pesos. Miscellaneous fees 500 pesos. 50% share sa atong sidula or CTC from July to December 2019 worth of 410 pesos. Water collection ato from January to June 2020, so naatay 109,250 pesos. Aduna po kita provincial aid worth of 25,000 pesos. RPT or real property tax na share from LGU sa 2019 worth of 27,565 pesos with 23 centavos. O aduna po kita yung municipal aid gikan sa ato ang LGU na worth of 1,000 pesos. So ang total na to nga income from January to June 2020 is 1,076,557 pesos with 72 centavos. Okay, sunod. Ari na po ta sa ato ang expenditure from January to June 2020. O gastuhano na to. Ari ta sa PS o personal services. Naglangkob ni ini ato ang honorarium sa atong barangay officials worth of 283,062 pesos. Mid-year bonus, 47,177 pesos. Leave credit worth of 64,599.19 centavos. Okay, total nga expenditure sa atong PS o personal services worth of 394,838 pesos with 19 centavos. Okay, sunod nga gastuhano sa ato ang January to June 2020. Ari na punta sa MOOA o maintenance and other operating expenditure. Travel worth of 9,700. Office supplies 14,117 pesos with 35 centavos. Power maintenance o mo atong electric bill worth of 102,960 pesos with 67 centavos. Seminars and trainings, gamay-gamay rin ituod sa ato ang pandemic karon, so 6,500 na itong expenditure. Honorarium sa atong barangay Tanod worth of 24,300 pesos. Honorarium sa atong barangay plumber 7,200. Honorarium sa ato ang barangay workers, ato ang BNS o ato ang BHW worth of 34,500 pesos. Okay, total nga gastuhanon sa atong maintenance and other operating expenditure is 199,278 pesos with 2 centavos. Okay, sunod nga kalastuhanon, ari na punta sa ato ang 20% development fund. Kaya ang ato ang maintenance sa atong waterworks is 19,971 pesos with 20 centavos. Barangay Road Maintenance worth of 46,600 pesos. Okay, total sa ato ang 20% development fund, no? So duha ra ni sa ang nakuha na to. May tungod sa pandemic, wakay ta kalihok atong miaging mga buwan. So ang atong total na gastuhan sa atong 20% development fund is 66,571.20 centavos. Kisunod, ari na sa ta sa ato ang 5% GAD o Gender and Development Funds. Trainings and Skill Enhancement. So, sa kuwan na rin katong Congress sa atong BNS worth of 1,200 pesos. Socio-cultural Activities, 2,255 pesos. Women's Day Activities,
2,340 pesos. First aid medicine worth of 3,000. Honorarium sa atong daycare worker is 12,000. So ang total nato sa atong gender and development na expenditure is 20,795 pesos. Kaya ari natad sa atong BDRRMF. Kaya ang ato ang na expense ani mao ang atong 70% sa atong material, sa ato ang isolation room nga gihimo natong quarantine room karon. So nakuha ta og 29,947.50 centavos. Mao ni siya atong ipamalit sa atong mga workers o officials of our face shield, face mask, alcohol o uban pa. O PPA. Then ang ato ang 30% relief goods ang nakuha ra sa ato ang 5%, so 30% sa ato ang 2020 from January to June is 2,018 pesos for 27 centavos. So report tani sa ato ang appropriation, ang total amount sa atong ipanghatak nga relief goods last month. So ang total na to nga expenditure sa atong 5% BDRRMF is 31,965 pesos for 77 centavos. So ang tong total na expenditure gikan sa January to June 2020 is 717,448 pesos for 18 centavos. O ato na ko tama sa akong report. Daghang salamat o mayong hapon kan inyong tanan. Kung adunay mga pangutana, paklaro sa kabayan sa report sa atong tesorera, after na kay kanang namatay open forum, natay open forum gyapon. Okay, next, base sa atong naandan nga base makaingon mo nga ang mga barangay kagawad wa magtrabaho, firme ni sila nagtrabaho ang tawo, no? Arita sa committee reports. Ang una mo ang chairperson sa Committee on Appropriation and Finance. Wala lain kundi si Honorable Mrs. Banigho Zamora. Ngayong hapon sa tanan. Sa tanan nga nagtan-aw karon sa atong live sa Facebook. So mga ikog mayong palis sa natong tanan. So before po mo proceed sa akong report, ako sa pun mong i-inform sa ako ang mahitungod aning report na ho from whole year of 2020. So kini ang kining akong report mao ni ni ay himuan og tulo ka format. First, mao ni ang ipas nato kundi ang RAO, Records of Appropriation and Obligation. Number 2 is SAOB, Statement of Appropriation, Obligation and Balances. Number 3 is RSPF, Registry of Special Trust Fund. Mao ni niya ang ipanghatag. So anha diha iutang nimo. So kini mao ni ipasa sa atong ang accountant sa atong municipal sa Dimiyaw o adto sa COA, Commission on Audit. Then ang usa ari sa barangay. So ngano man for transparency purposes. Dili translucent, dili opaque, but transparent yun ni atuan. So bisan og 5 centavos ato ginisya nga pangitaan og i-calculate nato aron ma-balance sumura na tadaan ni og accountant. So ang mahibuan pud ani ang pag ang ila pud nga pag required ang first kagawad ra koy gihimo nga maoy pahimuon ani nga calculation. So sa kaingon ko na para sa transparency ni sa tanan. Aron jud nga balance o why kanang ingon ta nga mapali ano maliya or unsa pa diha. So
Mag-start na ko, mag-proceed ko sa Committee on Appropriation, Budget, and Finance. So, ang atong estimated income for 2020, kay tungod kay sa niagi, ang gi-report sa atong treasurer is half, only from June to December. But sa aho, kompleto ni. So, we have the estimated income of 2020, water collection of 230,000 pesos, barangay clearance and certification fees is 14,000, miscellaneous fee is 3,000, graduated tax of 3,300, 50% share of CTC is 3,000, and provincial aid is 20,000. O, ni ato ang estimated income, so plus ira nga 1,794,064 pesos. So, natutal kini of 2,067,364 pesos. Arita sa budgeting requirements. Sa 55% personal services, naglangkob ni sa salary and wages, which is the 566,233 pesos and 56 centavos. Cash gift of 55,000. Major bonus of 47,186.13 centavos. Year-end bonus of 47,186.13. And live credit benefits of 64,599 pesos and 18 centavos. So, total ni of 780,205 pesos only. So, ari na punta sa MOOA. Maintenance of other operating expenditures. Naglangkob ni sa travel allowance, which is 40,000. Office supplies, 20,000. Computer maintenance, 5,000. Electricity, 240,000. Van premium, 5,000. Annual dues of 12,000. Seminars and trainings, 44,873 pesos and 40 centavos. Bookkeeper stipend is 3,000. Peace and order program, which is 48,600 pesos. So arita sa honorario mo barangay plumber, which is 14,400. So usa ka church tanod and upat ka barangay tanod, which is tag 800 times 12, money 38,400. So, honorario of Barangay Lopon, we have 3,000. Honorario of Barangay Health Workers, 69,000. Usaka BNS, Usaka Bala, Senior BHW of 4 BHW. Then we have BADAC, 5,000. And Tanod Parapernilias of 5,000. Total ni siya of 514,873 pesos and 40 centavos. So, ari na punta sa lain nga particulars. So, 20% development fund. So, we have the desalting and concreting drainage canal, which is 80,000. Maintenance of water work system, 20,000. Opening of barangay road, 30,000. Maintenance of barangay street lights, 20,000. So, counterpart, Kalahi Program Maintenance, 10,000. Construction of Covered Court, 100,000. Barangay Road Maintenance, 50,000. Concreting of Pathways, 23,812 pesos and 80 centavos. Rehab of CR Multipurpose Center, 25,000. So, ari na punta sa particular sa 5% GAD, which is the Gender and Development. Trainings and Skills Enhancement, 44,000. Supplemental Feedings, 8,000. Socio-Cultural Activities, 25,868.20 centavos. Women's Balikatan Day, 2,500. Senior Citizens, 10,000. Medical Supply, 5,000. Women's Livelihood, 20,000. Mauni niya ang mushroom. First aid medicine is 3,000. Child development or honorarium sa daycare center,
Declared teacher is 24,000. Child protection program is 1,000. In total, ni siya o 103,368 pesos and 20 centavos. Ami sa ta sa particulars, like particulars, which is the 5% BDRRM, which is the Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. 70% is 72,351.74 centavos. Sa 30% na tay 31,010 pesos and 40 centavos. Moni siya ang calamity fund. So ang atong 70% moni inta ang purchase of 1 unit power generator. But gipalit ni siya, ato ni siyang gi-realign or meaning augmentation, kay ang augmentation is the same particulars. So gipalit ni siya sa supply and materials for isolation room and also the face shield, PPE, gloves and alcohol. Next is the desilting and concreting of drainage canal, money siya ay 15,000. Another, we have 1 unit in Chinso disaster. So ato puning gi-realign, bali gikuha ni kwarta ha, for ato puni siya sa gipalit o PPE, mga mask, gloves, or etc. Realignment or augmentation. So sa ato ang 30% nga gi-announce sa ato ang Tresorer Calamity Fund. Hello. Hello. Sa 30% Calamity Fund back 5 years, no? Mao ni siya akong giingon nga ibutang ni siya sa RSPF. So Registry of Canal Trust Fund. So sa 2015, mao ni siya wa ni siya hilabtin no back meaning 5 years back. So 2015 na atay 19,709.56 pesos and 76 centavos. So 2016 na ay 20,667.19. Sa 2017 na ay 23,355.55 centavos. Sa 2018 na ay 24,229 pesos and 19 centavos. Sa 2019 we have 27,157 pesos and 74 centavos. So na total ni siya 115,113 pesos and 23 centavos. Mauni atong gipalit og bugas na 5 ka kilo noodles o katungkans nga gipanghatag sa tanang household dili families sa Barangay Tanguhay, siguro mga 177 household. So ang atong 30% calamity fund nakuha ani siya instead of 31,010 pesos and 46 centavos, nakuha ani siya 2018.27 morning. At atong balance karon sa atong 30% 28,992 pesos and 19 centavos. So ari na punta sa water collection. Sa water collection, we have in January to June. So sa January, we have 23,315 pesos. Sa February, 17,525 pesos. March is 18,510 pesos. April is 18,505. May is 14,160 pesos. June is 17,025 pesos. Ning total ni siya of 109,040 pesos. Arita sa water electric bill. Sa January, we have 13,967 pesos and 51 centavos. Sa February, we have 14,777.88 centavos. Sa March, we have 14,128 pesos and 90 centavos.
April, we have 14,446.30 centavos. May is 13,847.55 pesos. June is 11,419.22 pesos. So, in total ni siya, 82,587.36 pesos. So, atong kuhaan sa bali akong di-minus, no? So, pag minus, anak, kuhaan o plumber. 7,200 from January to June. So, naa siya balance nga 19,252.64 pesos. So, kining 19 mao ni gamiton sa maintenance sa pipes. But na-notice ninyo nga gamay ra siya o diprensya tungod kay ang uban ani wa pa namayad. O palihog o pamayad na yung taon po mo kay taas-taas po rong inyo hanggi pang suwat. So bisan lang katunga. Din agkatunga po ari sa December. O tiawa na o. Water electric bill 14. Kunya ang ato pong collection is 17. So gamay ra kaayo mo ni akong gi-question sa treasurer kay gamay ra kaayo ang iyahang diprensya. No tiaw ba pud ni naapay plumber o maintenance. So that's all and thank you sa tanan nga ning watch basta kay mao ra to nga kita pod kinahanglan natay responsibilidad sa ato ang mga payments sa water. Thank you and good afternoon. Dagangay sa ama kagawad. Pasig matingamong murag kay dubli-dubli ang report. Murag kini kung sa dadyong pa kontra lista ang atong committee sa appropriation. Mao ni sila kanunay maguban nila ni Presurira. No, kontra lista ni siya. Para doon ay lagi transparency. Mao ni nga nagtrabaho gyud siya, nagtrabaho. Okay? Yeah, later na lang iyong mga question kabahin sa financial report. Okay, ang musunod na itong report, kabahin na po din sa infrastructure. So, naanaane ang mga detalye katong disgutan ako ganiha nga katong kabahin sa mga project nga accomplishment nato sa SOAD sa milabay nga sobra sa unang kapulan o mga plano pa sunod sa unong na po kabulan or mulabaw kay daghantang mga plano para kayuhan sa atong barangay. Walay lain kundi ang Committee on Infrastructure Development and Roles and Privileges kundi si Honorable Diosdado Balbon Jr. Salamat ka. Maayong balis sa tanan. Sa tanang lumulupyo sa barangay Tamuhay. Labi na po sa mga uban pang mga Tamuhay noon na ng Langyaw sa lain-laing parte ng nasod. Uban na po ang mga Tamuhay noon na ng Langyaw sa lain pang parte ng kalibutan. With this Facebook Live, we will be able to reach out to as many as possible para makadeliver kami ng reporting. Nasayod naman siguro kamo na sa mga niaging bulan for this year, we have been beset by a pandemic, the coronavirus, COVID-19 virus. Murag na undang tanan, na undang ang pagtuyok sa kalibutan, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa tibuok kalibutan. Sa parte sa Barangay Tamuhay, the onset of the pandemic with the coordination ng atong treasurer, we have mobilized funds coming from the Barangay Disaster Risk Reduction Fund or most commonly known as the Calamity Fund. Nagpahimuta ng mga pag-dole out ng mga groceries o kuban pang mga essentials o in coordination with DSWD and GU, nakahatag po ng mga social amelioration program.
Bueno, sa ahong gikubta na committee, which is the Committee on Infrastructure Development, muhatag ko overview kay kung usaw-usaw na o kasi maubos ko ng tanang oras, makatug na kong diha. Ang main thrust ng administrasyon ni Kapitan Alan Bolos is nakasandig sa duhang program, which is to provide a stable water supply para sa komunidad o to provide adequate infrastructure project which will be essential to the delivery of basic social services. Muhatag ko ng overview, sa mga projects, not necessarily in chronological order, pero ini ang mga priority na nahimo na mo within this year. Unahon ko itong Child Development Center or more commonly known as the Daycare Center. Nakapangita mi funding ana. Pasalamat mi sa among donor na si Mr. Pablo Dapangker Kahukong Jr. for providing us the funds para maka-install kami ng screen windows o aluminum door. This will shield the young pupils from the deadly dengue virus pud na. O deadly pud gayud pud labi na sa mga bata. Kana naka solicit me funds in the amount of 15,000 man siguro to, kung di, if I'm not mistaken, it was more or less 15,000 gikan lagi kay Mr. Kahukong Jr. Salamat sir. O sa pagkakaroon, for the next year, gitarget na mo na ma-repair na gayud tong hapit na tong mukulaps tong comfort room niya. Kay tungod lagi sa unang panahon na walang kabilya, hindi muhawid yung ano, murag mukulaps na. Pero naana, na-deliver na yung materials and it's only a matter of time na ma-implement ang project. Ari napunta doon sa TES or Tanguay Elementary School, we have been coordinating with the faculty led by the office teacher in charge, Ma'am Alma Tagayong, Alma Tagayong, na maghimo ng usang laboratory at doon sa kalahi project na classroom which in the amount of 10,000. And I think na humanuman naman siguro itong project. And then muadto punta sa kining expansion of the Barangay Multipurpose Hall. Kining project, this was initiated during the last administration pa, pero it was only released during this year through the initiative of our Honorable Mayor Randolph Ang, in the amount of 1 million. Among i-expand na ang atong Barangay Multipurpose Hall or this barangay office kay arong maging conducive po mo live up to the times na nagkadaghan ang gayud po ang tao diri sa ato arong mas maka-reach out ta sa mas maraming tao. Kini na ay funding of 1 million. O idungan ana matutpas ni sa reporting put in coordination ng Office of the Punong Barangay, himuon na pud ng repair diri sa roofing ng existing barangay hall and the set backing of the multi-purpose hall diri sa likod sa stage. Isipog na aron mo conform sa future natong plano na maghimo na ng covered court dire. O ang sumusunod na ang i-report ka ito pong continuing phase man continuing phase ng desilting of concreting of flood prone areas. Kaya sa unang panahon,
pagkusog na at the onset ng mga monsoon rains, maglunob diha dapit sa may bitaog area, musod ang tubig sa ilang mga panimalay sa pangusog ni Kapitan na correct yung mga constructional defects diha sa kanal na himo na natong sakto arong ang exit ng tubig bisag large volume of rain ma-accommodate ng kanal dili na siya mo overflow kay ayan man ang makatrigger ng mga gitawag natong flash flood. Kini continuing ni hangtod sa malukop nato katong mga areas diha sa bitaog area. Ug napay usa ang nasayod naman ta na natay quarantine facility diri sa atong barangay which could accommodate at least 2 individuals. Sa pinaagi ng atong acting na treasurer, we have released funds para makahimo ng mga division diha o makapalit ng mga essentials like alcohol, face mask, and other essential items na kinahanglanon sa pagbantay sa atong mga returning OFW and the locally stranded individuals. O muend siguro ako kay dili na ako sa ano dili na ako task on kay aron dili mo mabore ang latest report regarding sa atong covered court which is